araw sa inyo lahat, mga bossing. Panibagong dudutan na naman. Ang project pala natin ngayon ay full sleeve, outer part. So, ayun, linis na natin yung ating working station. Nagayon na natin yung mga gamit natin. Shoutout sa Arctic, Ink Wipe, at Star Bright. Yun, dikit na natin yung mga ink caps. So, ayun, double-sided tape, dikit natin para hindi matapon. Ang gamit ko nga palang machine dyan ay yung DIY ko na rotary. Bali, ito yung gagamitin ko ngayon dito sa piece na to kasi gusto ko lang matry yung aking ginawang machine, yung build ko. So, ayun nga, nag-stencil na tayo, konting prehan sa ibang details. Yun, ito yung design namin, colored po ito mga bossing. Bali, ito yung gusto din ng ating kliyente. Kaya nagka-igi kami at ayun, napag-session na kami. Galing pa ito nung binya natin kliyente. So, ayun, simula na yan. Gamit ko nga palang needle dyan ay 13 M1 yung gamit ko dyan sa part na yan. Bali, ginamit kong needle ay 7RL, 25RM, 13M1. Yun yung gamit ko dyan, mga bossing. Bali, sa part na to ay nagkukunting shadow. Bali, yung ginagawa ko ay tinatapos ko na pataas na para hindi na babalikan, para hindi na masakit ng sobra kapag napagpahingahan to. Konting break muna. So, ayun, nag-prehand ako sa may parting taas, natapos na tayo sa baba. Yun, ginagawa na natin. Bali, prehand ko na yung gitna. May sarili kong idea rin yan. Para magkaroon lang ng twist. Bali, yung design kasi namin ay inspired na to, nakatato na. Kaya, ang ginawa ko, nag-prehand ako, dinrowing ko muna, tapos, saka ako in-stencil. Para magkaroon pa rin ng counting bago yung design, para hindi tayo gayang-gaya. Tapos yung gitna niya ay permehan ko na lang. Baling gamit kong pan-shading nga pala dyan ay 13M1, tapos 25RM para sa mga details na medyo malalaki-laki. Bali, pinupundo-punduhan ko lang yung gilid niyan para magkaroon ng dark. Para nag-enjoy ako dito sa piece na to kasi colored. Gusto ko din gumawa ng colored na ganito, medyo may pagka-realism. Kaya, na-enjoy ko talaga. At saka, yung ating kliyente, malakas din. Wala tong ka-aray-aray. Para dun pa nga pala sa mga kaibigan nating newbie na nagsisimula pa lang, advice ko lang din sa mga uprising tattoo artist, kapag mayroong design yung ating kliyente, much better siguro na advice natin na babaguhin natin ng konti para mayroon tayong sariling design, pati yung design ng kliyente natin ay magkaroon din ng originality para hindi naman talaga parehong-pareho dun sa design na gusto niya. Yun lang mga boss ang advice ko para din naman to sa pagiging artist natin, maging creative tayo palagi, hindi lang palagi na nakadepende tayo sa design ng ibang tao. Dapat mayroon din niya sarili para talagang ma-enhance natin yung ating pagiging artist. Yun lamang po sa mga nagsisimula pa lang dyan. Maraming salamat sa inyong panonood palagi. Bali, medyo malapit na kayo matapos dito mga boss. So, ayun nga, sinasabon ko na yan. At ayun, malapit na natin yung punasan, mga bossing. So, ayun, punasan na yan. Ouch! Talagang malakas to. Hindi pa lang to nasaktan nating kliyente. Lagi ko nga itong tinatanong, sabi niya sa akin, ikaw lang mapapagod dyan, bossing, katatanong sa akin kung masakit ba. Hindi masakit. So, ayun yung finished product natin.
total of 10 hours kasama yung break time. Maraming salamat po. Sa mga gusto magpatato dyan, isayin nyo lang aking page. Peace!